guys, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano po tayo mag-wiring ng field zone module. Okay? So saan ba po to iginagamit itong field zone module? Okay? So ang field zone module guys ay ginagamit po ito sa mga high-rise building. Okay? Alam naman natin no kung paano natin siya wiringan ang conventional fire alarm system. Hindi pa po nyo napanood ang conventional fire alarm system, panoorin nyo po sa ating YouTube channel. Okay, so naka-explain doon kung paano natin siya wiringan. And ilang pong device lang po ang pwede nating ikabit sa isang zone. Panoorin nyo rin po ang ating addressable fire alarm system, paano natin siya wiringan. Okay, so balik po tayo sa ating topic guys. Dito sa ating example guys ay hanggang 7th floor lang po ang ating lalagyan ng module, para mas mabilis na natin siya maintindihan, no? Okay, so gumamit po tayo guys. Ito po yung ating external na 24 volts na power supply or DC 24 volts power supply. At ito naman po yung ating control panel, which is addressable na system, no? So ito naman po yung ating field zone module. Okay? For example, ito yung sa ground floor. Okay? Ito po yung sa ground floor. So, may nakalagay po tayo dito na isang module. Okay? Ito po yung module natin. Yan. Okay, so sa first floor, ito naman po yung kanyang field zone module o kanyang module, no? Yan. At sa second floor, ito din yung kanyang zone module. At ito naman po yung kanyang zone module sa third floor. And so on and so forth, no? Yan lang po ang kanyang mga module. Okay. So, ito po yung ating SLC. Okay. So, ang ating SLC guys ay tinatawag po ito na signal line circuit. Ito po yung twisted wire natin guys na nakakonect galing po sa ating control panel. Okay? So, ito po yung loop 1. Sa loop 1, guys, ay may module dyan na hanggang 7. Ito po yung papunta doon sa ating mga detective device. Pero dahil ginamit natin po ito sa high-rise building, so kailangan natin gumamit ng field zone module. Ito yung ating signal line circuit. At ito naman po ang kanyang terminals. Yan. Ito po yung terminals ng input, no? Ang positive ay nakakonect po siya sa terminal 2. At ang negative, nakakonect po siya sa terminal 1. Okay? So, tandaan po natin yan, ha? At ang pag-wiring nito, guys, ay point-to-point, looping, no? Looping po ang pagka-connection dito, guys. O yung wiring niya. Yan. 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 At dito naman sa second floor. Yan. Yan. Third floor. And sa fourth floor. Ganyan. And sa fifth floor. Yan. Tuhog-tuhog lang. Kumbaga. Yan. 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 Ito na po yung seventh floor. Okay. So, yan po yung input sa ating SLC. Yan. So, balik po tayo sa ating ground floor. So, dito naman sa kanyang output, guys. Ito po yung output niya, guys. Ha? Ito yung initiating device. Ito po yun. So, ang ating initiating device ay nakakonect po siya sa terminal 7 and 8. So, ang positive natin guys ay nakakonect siya sa terminal number 6. Ang kanyang negative side guys ay nakakonect po siya sa terminal 7. Yan. Kung makikita nyo guys, yan. Yan po yung terminal na pinagkukunikan sa kanyang mga initiating device or detective device. Okay? Yan. Ito yung ating ground floor.
Ito naman yung first floor. Ganun din yung kanyang kinunikan na terminal, no? 7 and 6. Okay? Yan. Ito naman sa second floor. Yan. Sa third floor. Yan. And sa fourth floor, ganun pa rin. Yan. Fifth floor. Yan. And sa sixth floor, yan. And sa seventh floor, yan. So, dito sa ating example, guys, ay hanggang seventh floor. Sa isang loop. O, isang loop lang po ito, guys, ha. So, dito sa ating fill zone module, guys, ay gumamit po tayo ng external power supply na 24 volts. Okay? Yan po yung supply dito sa ating mga initiating device or detective device. Yan. Yan po yung power supply niya. Okay? So, ang kanyang external power supply na DC 24 volts ay nakakonect po ito sa T11 at saka T10. So, yung positive ay nakakonect po sa terminal T10. Yan. Ito yun, guys. At ang negative, nakakonect po siya sa T11. Yan. At dito sa ating external power supply, guys, ay pwede po tayong mag-T-tap dito. Ito po yung pwede tayong mag-T-tap. Dito sa ating SLC, hindi po pinapayagan ang T-tap na connection. Pero dito sa ating external power supply ay pwede po tayong mag-T-tap. Yan. T-tap po yung ginawa ko. Yan, T-tap. Yan. Tingnan nyo po yung terminal na aking kinunikan. T11 at saka T10. Okay? Yan. At naka-T-tap siya. So, hanggang 7th floor yan, guys. Yan. Okay. So, ganyan lang po ang pag-wiring ng external power supply dito sa ating field zone module. Okay? So, dito naman sa ating initiating device or detective device, guys, ang allowed lang po dito sa ating isang module ay hanggang 20 devices lang po ang pwede ikabit dito sa ating isang module. Dito sa kanyang field zone module, guys, ay may makikita tayo dyan na dip switch. Ayan. Yung dip switch na yan ay may mga number po yan, guys. Dyan po tayo magpo-program. For example, itong sa ground floor, guys, ang kanyang address ay number 2. Okay? So, paano po tayo mag-set ng... So, dito sa unang dip switch, guys, select natin siya sa 0. At dito sa pangalawang dip switch, ilagay natin siya sa number 2. So, ang kanyang address dyan, guys, ay address number 2. Dito sa ground floor na to, guys, nagkabit po kayo ng 20 na device dyan. Yung pang 20, kailangan po natin lagyan ng end-of-line resistor. Okay, so bawat zone ay lagyan natin siya ng end-of-line resistor. Okay, so pag gumamit po tayo ng field zone module, ay hanggang 20 devices lang po ang pwede nating ikabit dito. Okay, so ang konsepto niya, guys, ay para siyang conventional, no? Pero ang ginamit natin na control panel ay addressable. Magko-communicate lang po ang control panel at saka itong mga field zone module. Ito lang po kasi ang may address. Yan. So, itong mga initiating device or ating mga detective device ay pag once na may mag-activate dyan, for example, may na-detect sila na sunog dito sa ground floor, ito, magbabato po siya ng signal dito sa kanyang field zone module. Yan. At
itong field zone module, guys, ay magbabato ng signal doon sa ating control panel. So ang makikita doon sa control panel, guys, ay itong address ng module na to. For example, ito sa address number 2. At ganun din dito sa first floor, second floor, third floor, so on and so forth. Ganun lang po ang kanyang wiring connection. So bawat zone, guys, huwag nating kalimutan, maglagay po tayo ng end of line resistor. Alam naman natin, no, kung saan natin ilagay yung end of line resistor. I hope may natutunan po kayo sa ating video presentation ngayon. Paki-like, paki-share, at kung may mga katanungan po kayo, paki-comment sa ating comment section. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!